Magandang araw, narito ang balita sa oras na ito. Umabot sa halos 200 ang graduate sa katatapos na 192nd Commencement Exercises nitong June 26, 2015 sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Narciso, Zambales, kung saan si Senator Juan Edgardo Sani Angara ang naging guest of honor at keynote speaker. Ang PMMA ay itinuturing na isa sa mga pinakamatanda at pinakataniyag na institusyon sa bansa, partikular sa larangan ng maritime education. Ito ay itinatag noong January 1, 1820 sa una nitong pangalan na Eskwela Nautica de Manila na itinayo sa Intramuros, Manila sa ilalim ng rekomendasyon ng Spanish Consulate of Commerce. Hanggang sa naging Nautical School of Philippine Islands ito noong December 15, 1899 sa pangangasiwa na ng American authorities. Taong 1907 naman nang muli itong palitan bilang Philippine Nautical School sa supervision pa rin ng US Navy Commanders. At sa bisa ng Republic Act No. 3680 taong 1963 ay tuluyan na itong binago at naging Philippine Merchant Marine Academy sa Maynila pa rin. Inilipat lamang ang PMMA sa San Narciso, Zambales noong January 31, 1998 sa bisa ng Presidential Decree No. 937 at ito ay pinasinayaan buwan ng Mayo ng kaparehong taon. Naging exciting ang nasabing graduation dahil karamihan sa mga nagsipagtapos ay nagmula pa sa malalayong lugar gaya ng Olongapo City, Subic, Bataan, Bulacan, Pampanga, Manila, Batangas, Baguio City, Camarines, Apari, Sultan Kudarat at iba pa. Samantala, sa valedictory address ng Magna Cum Laude na si Chris Lauren Binluan ay kapansin-pansin ang pananahimik ng lahat kung saan sinariwa niya ang mga hirap at sakripisyong pinagdaanan ng kanyang pamilya para maitaguyod silang magkakapatid na ngayon ay pawang mga professional na. Sinabi ni Binluan na hindi hadlang ang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay dahil maraming paraan upang ito ay paglabanan. We always had moments. Minwabil was a multi-tax. We trade with Bagoong and NFP Rice. For we couldn't afford even a can of sardines. We have seen how hard it was for our parents to carry this burden. We are not the only one graduating this day, my fellow members of Class 2015. Our parents and loved ones will graduate with us. For finally, their sacrifices and hard work related to our education comes to an end. Samantala, sa talumpati naman ni Senator Sani Angara, binangkit niya ang pagtulong sa pagsusulong ng mga batas gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers at ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST Act. Pangunahing layunin ng Magna Carta na mapaigting at maproteksyonan ang mga Filipino seaman na isa sa mga top remittance sender base sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon po sa isang tala, araw-araw ay higit na 1.5 million na seafarers ang nasa halos 100,000 barko sa iba't ibang karagatan ng mundo. 1.5 million seafarers, 150,000 ships and vessels throughout the world. Kabilang sa provisions ng Magna Carta Bill ang karapatan ng mga seafarer gaya ng right to just compensation and work under humane conditions, right to education and training, right to self-organization and collective bargaining, right to repatriation, right against discrimination, exploitation at lahat ng klase ng physical harm, sexual harassment at slavery. Filipinos have a very rich seafaring tradition that has been passed down from generation to generation. Clearly, we are renowned for it. Ipinaliwanag din ni Senador Angara kung ano ang UNIFAST Bill. Ayon sa Senador, dito malalaman kung totoong nagagamit ang pondong ibinibigay ng gobyerno sa sektor ng edukasyon. Tulad natin, na-graduate po ng University of Pilipinas or State University, ay po ay beneficiaries of a subsidized education. At ang subsidized po namin ito kasi ninyo ay ang taong bayan sa pamamagitan ng Tarihan Greece. Kung ang tao sa mga graduates ng UP ay scholar ng bayan, palagay ko ay tutuloy din po kayo na scholar ng bayan. Marino ng bayan, kung gusto natin tawagin, huwag natin po kakalimutan yan.
hindi na po ang inyong magulang, kundi alas na po na ako po dito sa entablado ito ay tumulong na mapaparag sa inyo. So, huwag natin kalimutan yan. Nakasaad din sa bill na hindi nadadaan sa patitinding assessment process gaya ng pagsusulit ang mga mag-aaral na mapapatunayang kabilang sa mahihirap na pamilya sa bansa. At yan ang mga kaganapan para sa iba pang balita at impormasyon, manatiling nakatutok sa SBC TV 22 o mag-log on sa aming Facebook page www.facebook.com/SBC News Olongapo. Ako si Alvin Ramos, nag-uulat.